So yun guys, no, go din na naman at panibagong araw, panibagong video, panibagong tutorial na naman tayo, no? At panibagong turo sa ating mga sumusubaybay dyan. So ayan mga kaukoy, meron na naman ako ituturo sa inyo ngayon ay patungkol ito sa Weave 125. So ibig sabihin kasi ang estilo kasi nito is namamalya daw, sabi. So dito ituturo ko sa inyo kung paano natin yan hahanapin yung problema ng ganung motor. Okay? So dito ituturo ko sa inyo. Panoorin niyo to. So yun guys, no, kung mapapansin nyo, meron tayong motor dyan sa harapan natin. Oh, Weave 125 yan. So ang problema nyan kasi umaandar yan pero palyado. So dito ipapakita ko sa inyo kung paano natin yan gagawin, ano, na hindi mahirap hanapin yung sakit, no, na mas basic nating hanapin yung mga problema, no. Una, isa-isahin natin yan mga kaukoy. Okay? So yun to, panoorin nyo to. So yun mga kaukoy, ano, una natin gagawin dyan is titingnan natin yung estilo ng under niya. So yun mga kaukoy, ano, pa-underin natin kung titingnan natin yung proseso dito kung anong nangyayari, kung bakit. Sabi kasi na mayari yung maandar, maandar naman, sabi yan. So yun mga kaukoy, ano, kung maririnig nyo mga kaukoy ay umaandar siya, ano, pero iangat natin yung RPM. So yun mga kaukoy, no, kung mapapansin nyo mga kaukoy, iba yung under niya. Pero sabi na may-ari kasi umaandar siya, pero yun ang problema. So ngayon ituturo ko yan sa inyo kung saan natin hahanapin yan, okay? So dito kasi sa estilo na to is battery operated supply yung lahat ng ginamit nito, okay? So yan siya, naka 4 pin, no, ano siya, 4 pin CDI siya. So gagawin natin dyan is hahanapin natin yung problema kung saan nanggagaling. Mas basic nating mahanap kung masundan nyo ng maayos to. Panoorin nyo ha. So ngayon mga kaukoy, hanap tayo, kukuha kayo ng tester, okay? Kasi battery operated, kailangan natin makita kung meron siyang battery. Okay, check muna natin yung battery kung baka mamaya sira yung kanyang fuse, okay? So check natin yung battery dito sa loob. Yan, so check natin. Check natin muna yung battery. Ganun lang kasimple yung mga kaukoy. Hindi yung pag sinabing ano, palit agad, no? Mahirap yun. Okay? So dead na yung battery, ano niya, battery niya dead na. So subukan natin siya pandalin kasi maandar naman. Kung may supply, ibig sabihin papunta kay battery, meron siyang supply automatico kay regulator nang gagaling yon. So ayun. So paandarin natin. So ayun mga kaukoy, no. Umandar yan, so check natin siya kasi umaandar naman siya, mas mabilis nating mahanap. So ayun. Kung mapapansin nyo mga kaukoy, umiilaw yung ating battery, okay? So yung battery supply natin, galing kay regulator, yun, ano? Regulator, meron tayo, merong laman, okay? So ibig sabihin, dead na yung battery nito. At ano na, pala na, patapon na to. Kaya na, kailangan na siyang palitan, okay? So ngayon naman mga kaukoy, i-check natin yung isusunod natin, yung CDI supply, okay? Sa CDI supply, i-check natin doon CDI supply kung meron ding kuryente. Kung wala, ay malaking problema talaga mga kaukoy, no, di ba? So yun, check natin. So yun mga kaukoy, no, meron siya. So ibig sabihin, meron tong supply na gagaling kay regulator. So ibig sabihin, huwag nating palitan ng regulator kasi nga meron naman siyang supply, okay? So nangyari lang is luma na yung battery kaya wala na siyang ano, hindi na siya nagcha-charge, okay? So yun. Titingnan natin, ayan. Meron siyang ilaw, okay? So ngayon, paano ba natin hahanapin yung cause ng problema na 'yan, ano? Nang ganong estilo na andar, ayaw nga siyang tumuloy. Pero meron naman siyang supply. So, meron siyang battery. Meron siyang papasok dun sa battery. Kaya nga lang, sira na yung battery niya. So, meron namang nagagaling kay regulator. Papunta din kay battery at kay CDI. So, ngayon,
Ang gagawin natin mga kaukoy, wala nang iba. Okay? Alam niyo na. So ibig sabihin, dederekin ko lang yung sira ng motor. Ang sira dito is CDI mga kaukoy, no? So ganung estilo na sira, okay? Maandar siya pero ayaw umangat. So CDI 'yan mga kaukoy, okay? So check natin kasi dito naman eh nakita ko, ayun, no? Bago naman yung spark plug niya. Cup, ayos naman lahat ng supply papunta sa ignition, 'yan. Okay, okay naman siya. So yung battery, yung ano niya, yung spark plug niya is goods naman, bago 'yan. So imposibleng nasira yung spark plug na 'yan kung ganun ang andar. Okay? So subukan muna natin siyang palitan ng CDI, okay? So ito, papalitan na natin ng CDI. Buuan natin siyang palitan ng CDI. So para kasi sa akin kasi is dyan ang sira. So subukan natin siyang lagyan ng CDI. Okay? Kasi sa akin kasing function is dito ang sira. So ayan, subukan natin siya ngayong pandarin. Pandarin natin. So kung mapapansin yung andar kanina, iba. Tingnan natin ngayon kung magbabago ba yung andar. Okay? Matigas lang ito mga kaukoy kasi naka 5.7 yung black nya. Nagpalit na kasi ng 5.7. So ayan. Kanina mga kaukoy, hindi natin pwede iangat yung RPM dahil namamalya siya pag inaangat natin yung RPM. Ibig sabihin, bitin ang supply ng kuryente ipatapon kay ignition coil. So kaya siya nangyayaring, nagkakaroon siya ng isang loose or mahinang supply doon sa papuntang ignition at palabas doon sa kanyang spark plug. So ngayon, susubukan natin siyang iangat ang RPM. So yun mga kaukoy, no? Kung narinig nyo, talagang nagbago yung andar niya at bumalik sa normal. So ibig sabihin, sa ganung estilo, ganun lang mag-check mga kaukoy. Hindi yung ano ha, hindi yung pag sinabi natin nagpapalya, sira agad si spark plug, sira agad si carburetor, or ganun. Sa prosesong paggagawa talaga, dapat nating masunod yung proseso, okay? Una, titingnan natin yung estilo na ginamit na CDI. Ibig sabihin, pag battery operated, dapat may supply na battery o kaya kay regulator, okay? Kung wala man siyang battery at pasira yung battery, okay lang yun. Basta meron naman siyang supply ng gagaling kay regulator. So, yun mga kaukoy, no? So, ngayon, at sana nakakatulong na naman to sa inyo, mga kaukoy, yung video na to, no? At malaking bagay sa mga baguhan nating sumusubaybay na mga mekaniko dyan, ano? So, ayun. Ganun lang kasimple, mga kaukoy. So, yun mga kaukoy. Ano, sana nakatulong na naman itong video na to na nilabas ko. Honda Wave 125, ganun lang kasimple hanapin yung mga sira ng motor natin, mga kaukoy. So, yun. Baka naman, no? Baka naman, mga kaukoy. Pakipindot ng ating subscribe button at pakishare na lang din at pakasundan lang din ng ating bell button, no? Para lahat ng video na nilalabas ko ay nakasunod kayo. So, yun mga kaukoy. Thank you. Peace out.